Hey yo, welcome to Pimp Your Food. Mga ka-tipsy, siguradong tanggal ang tama pag nakahigop ng sabaw na gawa sa balat ng baka. Magluto tayo ng masarap na balbakwa. Let's go! Yun, shoutouts nga pala ulit sa Raffy's Meat Shop ng Cruz na Daan San Rafael Public Market yan. Kung hindi niya pa ako binigyan ng balat ng baka, hindi ko patuloy masusubukan itong balbakwa. Yes, first time ko magluluto ng balbakwa at may nakita akong dalawang version nito. Yung isa yung maraming sangkap, yung may pork and beans, black beans, peanut butter at marami pa. Pero kung yun ang gusto niyong mapanood, hindi po yun ang gagawin ko ngayon. Ang susubukan kong balbakwa ngayon, yung simple na version. Yun, hindi ko nga alam kung ano yung authentic. Pero syempre, kailangan unahin natin yung mas simple, di ba? Para sa ating first time na pagluluto. At ito nga, ginagawa ko na yung ating aromatics. Meron ako ditong bawang luya. Napakaraming sibuyas kasi nga sasabawan natin to. Masarap sa sabaw yon. Tapos nagpitpit ako dito ng tanglad or lemongrass. Nai-imagine nyo na ba agad kung gaano kabango itong luluto natin? Tapos gagamit pa tayo ng sibot lalo na, di ba? Yung sibot, Chinese herb yan, ginagamit sa pagluluto ng ano, mga stew, ng mga sabaw, pampabango, pampalasa ng sabaw. And then yan, gagamit ako dyan ng star anise, ng paminta, tapos may sili tayo dyan, may daon ng laurel, tapos merong bell pepper. Ayan, bali itong sibot, may kasama to usually pag pinili nyo, may kasama yun na parang tea bag. Lalagay ko na lang dyan para kapag pinakulaan natin, hindi naman sila naglulutangan dyan or makasagabal sa sabaw. Ilalagay ko na rin dyan yung star anise, yung paminta, saka yung daon ng laurel. Ayan, para dyan na sila sama-sama. Nga pala itong dish na to, nag-originate to, sabi ni Wikipedia, sa Visayan region ng Visayas and Mindanao. Yan, shoutouts po sa mga kapatid natin sa Visayas and Mindanao. And then gagamit tayo dito ng balat ng baka kasi nga ito ay Filipino stew na ginagamitan ng collagen rich na parts ng baka. So meron ako dyan balat ng baka saka maskara. And then maglalagay na rin ako dito ang parting taas to ng bias yata eh. Parang sa bulalo. Ayan, para meron tayong karne at may buto para naman pampalasa ng sabaw. Pero alam kong ginagamit talaga dito, bias ng baka eh, wala lang akong mabili. No, yung parang sa parting ilalim ng ano, paa ng baka, yun. Ito, simulan na natin ang pagluluto. Sabi ko naman sa inyo, napakasimple lang nito. Meron lang ako ditong annatto oil and then nagisa ako dito ng ginger ng ating luya. Tapos sinunod ko na yung ating bawang at ito yung sandamakmak natin na sibuyas. Buti naman mura na ngayon ang sibuyas, no? Masarap kasi sabaw yan, maraming sibuyas. Tapos, hayaan lang natin na lumambot yung sibuyas. Yan, tulad yan. And then, pwede na natin isunod yung ating balat at yung maskara. Nga pala, kaya ganyan itsura ng balat ng baka natin. Napakuluan ko na yan ng 10 minuto para mawala yung impurities niya saka yung anggo. Ganon din yung ginawa ko dun sa may parting beef shank natin kanina. Ayan, pinakulan ko lang din para mawala na yung impurities niya. Ayan, gisa lang natin yan. Actually, nalimutan ko maglagay ng asin noon. Dapat sabay na natin yung asin or patis sa pagigisa. Nalimutan ko lang. Mamaya ko na lang lalagyan pag naalala ko. Ayan, sinunod ko na yan yung ating beef na buto at laman. Ayan. Kahit mahirap, subukan lang natin igisa ng konti. Kung magigisa natin, mahalo lang natin na mabuti. Ayan, makulayan siya ng ating annatto oil. Ayan, para naman na masabi na nagisa, no, kahit kunyari lang. And then lalagay ko na yung tanglad dito kasi maglalagay na ako dito ng sabaw. Mainit na tubig para mabilis lang natin mapakaluan. Ayan, kasi magpapalambot na tayo. Hindi ko lang madamihan ng sabaw, no, kasi yung liit ng takip ng akin lutuan. Pero ayan, hintayin lang natin yung kumulo. Tapos naglagay lang ako ng space sa gitna para ilagay ko na yung sibot natin. Ayan, nandyan na din yung paminta, yung laurel, tsaka yung star anise. Ayan, pampabango yan at pampalasa. Tayin lang natin kumulo tapos tatakpan natin yan. Medyo matagal ang pagpapalambot natin ito, so kita-kits tayo after ng isang oras. Bubuksan na natin yan. Matagal palambutin ang balat ng baka. Ayan, kaya pwede kayong gumamit dito ng pressure cooker. Ayan, naalala ko na. Pagkataas ng isang oras, ganyan itsura niya. Tapos naglagay na ako ng asin kasi nga nalimutan ko. Or patis, pwede kayong maglagay. And then re-refill ko lang yung sabaw. Ayan, isang oras na nakalipas niyan kaya medyo natuyuan na. Pwede kayong gumamit ng pressure cooker tulad ng sabi ko, pero sabi ni Wikipedia, ang meaning daw ng balbakwa, galing daw sa Spanish word na barbacoa, ang ibig sabihin, pinakuluan ng matagal, mabagal, ganun na matagal. Ayun, kaya syempre, pakuluan natin para naman bagay na bagay pa rin sa pangalan. Hindi ako gagamit ng pressure cooker. Saka medyo may paniwala kasi ako na mas masarap yung sabaw kapag pinakuluan ng matagal compared sa pressure cooker.
Hindi ko pala yung paniwala, experience ko yun. Bahala na lang kayo kung maniniwala kayo. Ayan, after 2 hours, ganyan na yung itsura niya. Ayan na, di ba? Kala mo okay na, no? Parang ang sarap na. Maglalagay lang ako dito ng 2 pirasong beef cube kasi dadamihan ko yung sabaw niyan mamaya. Kaya 2 para lasang lasa. And then, konting seasoning mix of your choice. Hindi ko nilahat yung isang pakete, no? Bali, 1/3 lang siguro. And then, maglalagay na ako dyan ulit ng tubig. Refill lang natin. Matagal palang buting yan. Matigas pa yan after 2 hours. Matagal talaga palang buting ng balat ng baka. Masarap yan. Talagang malambot na malambot. Para, ano, wala nang laban. Pag kinagat mo, parang gelatin. Ganun ba? Yan, haluin ko lang ng konti. Gambalain ko lang yung sabaw. Para naman mahalo. Or ma-distribute na maayos yung nilagay natin na natunaw na beef cube at yung seasoning mix. Ayan, tuloy pa natin ang pagluto niyan. At this point, papakulaan ko na yan ng 1 oras pa. Ayan, tinanggal ko na yung sibot. Thank you for your service. Tapos na, nagawa niya na yung purpose niya. Ayan, tulad ng sinabi ko, 1 oras naman. So, habang iniintay natin yan, medyo matagal, pasalamat muna sa sponsor nitong video. Ang episode na ito ay hatid sa atin ng pinakabagong laro sa Phoenix Game. Ito ang Minesweeper. Kailangan mo lamang hulaan sa field ang tile na walang bomba upang makausad ka sa susunod na multiplier. Mas malayo ang iyong mararating ay mas malaki ang iyong mapapanalunan. Ang kagandahan pa sa game na ito ay pwede mong wag tapusin ang field at mag-cash out kung kontento ka na sa iyong premyo. Sample ay itong aking laro. Nagbet lamang ako dito ng 10 pesos at natapos ko ang field at umabot sa 13 na multiplier, kung kaya naging 130 ang aking premyo at may chance pang madagdagan gamit ang win wheel, kung saan umabot ng total 156 pesos ang aking napanalunan gamit lamang ang 10 pesos na bet. Bukod sa Minesweeper ay marami pang laro ang pwedeng pagpilian katulad ng color game at mga slot machines. Nagbibigay din sila ng free coins para sa mga first time users. Madali lamang mag-download at register gamit ang iyong mobile number. Ilalagay ko ang download link ng Phoenix Game sa description nitong video. Maglaro at manalo sa Phoenix Game. Ayan, matapos ng 1 oras, total ng 3 oras at kalahati, yung malambot na ang ating balat ng baka. Malambot na rin yung karne niyan at na masarap na yung sabaw niya. At makikita nyo, lumapot na yung sabaw. Ayan, tetestingin natin. Kung napansin nyo sa intro natin kanina, nung kinagat ko yung balat, nakita nyo, di ba, ang dali-dali kong nakagat. Ganun kalambot. Ayan, makikita nyo. Ayan, no. Ang lambot na. Nakita nyo, wala nang resistance kapag tinuso ko. Diba, kala mo gulaman. Ayan, no. Napakalambot. So, syempre, kapag malambot na yung balat, matik, malambot na rin yung laman niyan dahil mas makunat yung balat kumpara dun sa laman. Ayan, nakita nyo, oh, jiggle. Napakalambot. Napakasarap niya, nandali kainin. Pero di pa tayo tapos. So, tuloy pa natin yan. Diba, imagine nyo kung magiging ganun na yung kalambot. So, ayan, tinesting ko lang din yung laman para makita nyo. Para na yung corned beef sa lambot. Yan, inuulit ko 3 kalahating oras, pero syempre pwede kang gumamit ng pressure cooker, di ba? Kasi nga malakas nga naman yan sa gas. Then yan nga, maglalagay pa ako dito ng tubig dahil tulad ng sinabi ko, dadamihan ko to ng sabaw dahil masarap ang sabaw nito. And then maglalagay na ako dyan ng ating iba pang sangkap, yung sili na berde at yung siling pula. Ayan, halo lang natin yan at makaka-apekto din yan sa amoy ng ating niluluto. Ayan, haya lang natin kumulo pa. Tapos tatakpan ko lang yan. Kahit mga ano lang, 5 minuto, pwede na yan. Ayan, after 5 minutes, ayan no, nakita nyo naman, lasa na yan sa sabaw natin. Ilalagay ko na yung final ingredients natin, yung bell peppers na iniwa ko na nga. Tapos ayan, yung onion leeks. Ganito yung mga niluluto na kaya mong ma-imagine yung amoy sa screen, no? Lalo na yan pag nilagay mo na yung onion leeks. Ang bango na lang niluluto natin yan lalo. At this point, pwede nyo nang tikman yung sabaw. I-adjust nyo na. Nakita nyo, hindi na ako naglagay pa ng patis dito. No, sa sawsawan na lang. Okay na sa akin yan, yung lasa ng baka. At mapapansin nyo, malapot na yung sabaw. Ayan. Ayan ang ano dyan, dahil yan sa collagen ng balat ng baka. Kaya yan, lumapot yung sabaw natin. Wala naman tayong nilagay na kahit ano dyan, di ba? Ayan, talagang lumapot lang siya. And then, takpan na natin for another 2 minutes lang. And then, ready na. Ayan, para umepekto lang yung bell peppers at yung onion leeks. Naku po, luto na ang ating balbakwa. And now, look at that. O, diba? Napakasarap ng sabaw. Buti na lang talaga sinubukan ko to. Shoutouts ulit sa Raffy's Meat Shop ng Cruz na Daan Public Market. Yan sa San Rafael. Yan, maraming salamat. Yan na...
napursige tuloy ako magluto ng balbakwa. Buti na lang natikman ko to, napakasarap, nagulat ako sa lasa. Isang malaking saludo sa mga kapatid natin sa Visayan region ng Visayas at Mindanao Islands. Ayan, maraming salamat sa putahin na to. Sana nabigyan ko ng justice at na-enjoy ko po talaga itong pagkain na to. Ayan, next time itatry ko naman yung isa pang version, yung medyo maraming sangkap. Mukhang masarap din yun. Ayan nga, nagsimula lang muna ako dito sa simple para magka-idea ako sa lasa. Ang galing, napakasarap. Saludo po. Kung meron pa kayong suggestions dyan sa mga dishes ng mga kapatid natin sa Visayas at Mindanao, lagay nyo lang po sa comment section at gagawin ko yung best ko para subukan yan. Ayan, kasi itong balbakwa, marami lang nag-comment sa akin nito. Actually, matagal na may nagko-comment sa akin nito, nasubukan ko ang balbakwa. At ito, finally, nasubukan ko na. Ayan, ilibuhos na natin ang napakasarap na sabaw, malapot na sabaw sa ating napakalambot na balat at karne. Ayan, napakasarap. Kaya sa mga nanonood nito, sana subukan nyo itong recipe na to at mapaparap ka na lang sa sarap. Hey! Sigurado na ang tanggalan tama pag nakahigop ka nitong balbakwa. Napakalambot na balat ng baka, napakabango, napakamalasa. Basta my food, always in the mood. Eating like a king, as I should. Do it yourself, it's so good. Hanggang sa susunod na Pimp Your Food. Yeah! Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, peace out, y'all! Hey, sana nagustuhan nyo itong episode na to. Kung sakaling nagustuhan nyo, huwag nyo sanang kalimutang i-like yung video or mag-comment or i-share yung video kasi po mas maraming engagement, mas pinopromote ni Facebook at ni YouTube ang aking content at napakalaki yung tulong po nun sa akin. At sana i-check nyo ang aking merch. Labas na po ang bago kong design, Workaholic Merch, Shopee, Cash on Delivery Nationwide. Check nyo yan. Maraming salamat sa mga nanonood sa Facebook. Ang aking Facebook page po ay Pimp Your Food. Sana mag-follow kayo para lagi kayong updated sa mga video recipes na aking ina-upload. Ganun din naman po sa YouTube. Ang aking YouTube channel ay Tipsy Goes Random. Sana mag-subscribe kayo dyan. At kung kayo itambay sa TikTok, please i-follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Inuulit ko, labas na po yung bago kong shirt design sa Shopee. Workaholic Merch, search nyo yung seller, Cash on Delivery and Nationwide. Maraming salamat sa inyo palagi. God bless po sa inyong lahat. Peace!